Good day, everyone. This is Alexis V. De La Cruz, Master Teacher 1 of Antonio G. Llamas Elementary School. And today, I will be talking about the IPCRF electronic tool for the school year 2019-2020. The tool is a Microsoft Excel macro-enabled workbook file with the .xlsm file extension. It is designed for offline use. Ibig sabihin, kahit wala tayong internet connection, ay pwede nating mabuksan at magamit ang Excel file na ito. It contains printable templates for the IPCRF parts 1 to 4, as well as an encoding form that collects data for COT and IPCRF QET ratings, and data for core behavioral competencies. So who will be using this tool? There are two types of users: the rater and the ratee. For the purpose of this presentation, I'll simplify the flowchart, taking out all the steps that don't necessarily involve the electronic tool, while still following the procedures we set. So this is now the simplified flowchart. The rater downloads the IPCRF electronic tool, encodes the rater's data, then encodes COT and QET ratings. At this point, the rater hands the electronic tool to the ratee, who encodes parts 2 and 4, then gives the file back to the rater. For step 5, the school head submits the file online. We've identified 5 major steps, each involving several activities. We'll discuss each step in the process except for the submission, which will be discussed in a different session. Let's begin with downloading. First, let's leap into the role of the rater. Here are the activities for step 1, download IPCRF electronic tool. So ang unang gagawin po ng rater ay mag-download ng copy ng new IPCRF electronic tool. Take note, yung new po. Kung yung IPCRF tool po ninyo ay na-download nyo bago pa mag-May 4, 2020, hindi na po ito ang gagamitin. Any version on or before May 4 is no longer valid. Please disregard it because the submission system will not accept it. So, paano malalaman kung new na ang meron kayo? Makikita po natin yon sa proficient tool na may automatic ratings of 5 na agad yung objective 10. So where does one download the tool? This is the official link where you can download. deped.in/IPCRF encode 2019-2020. Kapag dyan po kayo nag-download, you need to extract the file. Mag-a-unzip pa po kayo, may process pa po siya. But in our case po, since may mga nakapag-extract naman na nung file, hindi na po tayo dadaan sa process na yon. And I assume at this moment na meron na po kayong mga copies sent to you by your school heads or ICT in charge. This is the Excel file that you should have by now. So kung na-download nyo na po yung IPCRF electronic tool, let's now proceed to the second step, which is to encode the rater's data. Here are the activities for step 2. Open the Excel IPCRF e-tool. Enable editing. Enable macros. Encode school's data. Encode rater's data. Make copies. Encode rater's data. Meron po tayong 7 activities for step 2. Kung meron na po kayong e-tool, pwede nyo na po akong sabayan habang dinidiscuss ko po yung step-by-step process, or pwede rin naman kung gusto po ninyo, manood at makinig muna kayo, then later on sa kanyo ito subukang gawin. Step 2, Activity 1, Open. Bago natin nabuksan yung Excel file, ano-anong devices ba yung pwede nating gamitin? Mabubuksan lang natin yung Excel file na ito
sa mga laptops or desktop PCs na nagre-run ng Windows or Mac OS X. Hindi natin siya pwedeng buksan, hindi natin siya magagamit sa ating mga mobile phones, Android man yan o iOS, hindi pwede sa tablets at Chromebooks na nagre-run ng Windows RT. So, yun yung dapat muna nating tandaan. Ito naman yung mga programs or apps na compatible yung ating IPCRF tool. Pwede siya sa mga merong version ng Microsoft Office Excel 2010, 2013, 2016, 2019 at yung Office 365. Pero hindi siya compatible, hindi siya pwede kung Mac yung gamit mo, tapos i-open mo siya sa Numbers, tsaka yung mga older versions na MS Office Excel 2008 at 2011. Hindi rin siya pwede sa Google Sheets. At dun sa mga iba pang klase ng Office, gaya ng WPS, LibreOffice, at OpenOffice. Hindi siya compatible sa mga yun. So, buksan na natin ngayon yung ating downloaded file. Ito na yung ating IPCRF e-tool. Pagbukas natin ng Excel, makikita nyo agad dyan yung yellow bar sa ilalim ng ribbons na may nakalagay na protected view. Kapag po kasi yung file downloaded from the internet para maiwasan natin yung viruses, may lumalabas na ganyan. Pero hindi naman natin ma-edit yung file kapag hindi natin kinlik tong enable editing. So, i-click natin yung enable editing. Pag-click po ng enable editing, may lalabas ulit na yellow bar. Ang nakalagay naman doon ay security warning. Macros have been disabled. Kailangan lang din po natin ngayon i-click naman yung enable content. Kapag naman walang nag-appear na yellow bar sa ilalim ng ribbon, wala yung enable content button, hindi nyo nakita yon pagkatapos nyong i-open yung Excel file, hindi ibig sabihin nun naka-enable na yung macros ng Excel file nyo. So, ano ang gagawin? At anong mangyayari? Kapag naka-disable pala yon, kapag meron kayong kinlik na button doon sa file, doon sa mga cells, may lalabas doon na error message. So, ibig sabihin nun, kailangang i-enable mo yung macros mo. So, ito yung gagawin. Doon sa ribbon, i-click mo yung file menu. May lalabas doon na vertical panel sa kaliwa. Hanapin mo doon yung options. Baba yun, i-click mo yung options. May magbubukas na dialog box. Dun sa kaliwa, hanapin mo dun yung Trust Center. I-click mo dun yung Trust Center. Dun sa bandang baba. Tapos, sa kanan naman, i-click mo yung Trust Center Settings. May lalabas ulit na dialog box. Sa bandang kaliwa, i-click mo doon yung macro settings. Tapos, under ng macro settings, i-click mo naman yung enable all macros. Not recommended, potentially dangerous code can run. Kaya lang, kailangan talaga nating i-enable yung macros mo. Kaya i-click mo to. So, make sure na na-click mo yung enable all macros. And click OK para masara na yung mga dialog box na nag-open. So, kapag nagsara na yung mga dialog box, ito na yung makikita mo, yung white background na yan. Close all open Excel workbooks and restart Excel.
I-click mo na ngayon yung close button or yung exit button para ma-close mo na yung file mo. Pagkatapos, mag-reopen ka lang ulit. The same file pa rin. Yan, so ready na yung ating Excel file. Proceed na tayo sa step 2, activity 4, encode RATE or raters data. Pero bago yon, let's take a little detour. Alamin muna natin yung parts nitong Excel tool. Excel workbook has usable tabs or sheets. Makikita natin yon sa bandang baba ng ating file. Meron dong encoding, part 1, part 2, part 3, at part 4. Usually, pag inopen natin yung file, ang una nating napupuntahan ay yung sheet or yung tab ng encoding. Andun tayo. Now, let me discuss further the properties of those tabs or sheets in terms of whether they are editable, protected, or printable. Sa encoding tab or sheet, editable siya. Ibig sabihin, nakakapag-encode at edit tayo doon, pero doon lang sa mga white cells. Sa mga green cells doon o yung mga colored cells, hindi tayo pwedeng mag-encode or mag-edit. Protected siya. Ibig sabihin, hindi nyo pwedeng i-modify or baguhin yung mga nakaprogram na talaga doon. Like, for example, formula or yung mga options na makikita natin. At hindi ito pwedeng i-print. Kasi ang purpose nga lang niya is for encoding. While parts 1, 2, and 3, pare-pareho sila ng properties. Hindi sila pwedeng i-edit kasi automatic na mapupunta sa kanila yung in-encode natin sa encoding tab. Protected din ito, hindi pwedeng baguhin yung mga naka-format na doon. Pero itong part 1, 2, and 3, napiprint siya. While ito namang part 4, editable siya at hindi siya protected. For the purpose na maiba pa natin yung mga nakalagay doon sa development plan na kasama rito sa part 4. And also, pwede natin siyang iprint. So, ngayon po, mag-focus na po tayo muna sa encoding tab. Sa bandang taas po niya, andun yung part 1, Individual Performance Commitment and Review Form. Tapos po, scroll down ko lang, the same tab pa rin. Andun naman po yung Part 2, Core Behavioral Competencies. So, magkasama po sila sa iisang tab. I-scroll down nyo lang. Okay. So, ready na po ba kayo? Start na po natin ang actual demonstration on the encoding of our IPCRF e-tool. We are now on Step 2, Activity 4. Encode schools data. Dito po natin makikita ang schools data section sa bandang right side ng ating screen. Kung saan meron tayong about region, division, district or municipality, school ID, school name, school type, school size, and curricular classification. Dito po tayo mag-i-edit or mag-i-encode sa mga white cells. Start po tayo sa region, makikita po natin yung ating cursor na nag-turn into finger pointer. Pag kinlik po natin yung cell na yon, makikita po natin yung drop-down options. So we have here NCR, CAR, pag in-scroll pa po natin, makikita natin yung region 1, 2, and so on. So yung nakahighlight po, yun yung ating mga maseselect. So i-highlight ko po rito yung region 3 Central Luzon, yun po yung aking iseselect. Dahil in po yung applicable sa akin. Next po, yung division. I-click po ulit yung white cell, katapat ng division. Pag nakita po ulit natin yung finger pointer, i-click po natin yon and choose from the drop-down options.
Dito po, makikita po natin yung mga divisions according dun sa una nating sinelect na region. So, ang isi-select ko naman po rito, yung applicable sa akin is Bataan. Next po is a district or municipality. So, this time po, hindi po tayo mamimili, but instead, we're going to type in the name of our district or municipality. Hindi rin po tayo malilito kung may drop-down options ba or kung magta-type kasi every time po na may i-click tayong cell, may nag-a-appear pong instructions kagaya nito. So, for example, itatype ko po yung aming district or municipality, Mariveles. Ayan. Then, the school ID. So, again, type in your school ID. If your school does not have an ID yet, please use the ID of your mother's school. So, as sample po ulit, I'm going to type in school ID 104635. Then, the school name. Type in the name of your school. In my case, Antonio G. Llamas Elementary School. So, bawal po yung abbreviated. Hindi pwedeng AGLES ang ilagay natin. Or yung kung ano mang abbreviation ng inyong school. Kailangan po yung full name ng ating school ang ilagay dito. School type. Dito naman po meron tayong available drop-down options. Kung galing sa city or from the city po kayo, you're going to choose urban. From province po, rural. So in my case, I'm going to select here rural. School size. School size, meron po ulit tayong drop-down options. So, paano malalaman kung small, medium, large, or very large ang school nyo? So, dun po tayo mag-base sa existing Brigada Eskwela Guidelines on the school size. So, kung elementary level po, mag-base po yun sa number of teachers eh. Kung 9 and below ang teachers, small po yung isi-select nyo. Kung 10 to 29, medium school. Kung 30 to 50, large school. At kung 51 and above, very large or mega school. Again, you can refer to DepEd Memorandum 32, Series of 2020. Yan po yung existing guidelines ng Brigada Eskwela sa school size. So, in my case, ang AGLES po or Antonio G. Llamas ay very large. Next po, yung curricular classification. Kailangan po maging maingat tayo sa pag-select dito kasi makaka-apekto po yan dito sa nasa left side ng mga cells na level taught, grade level taught, and subject taught. So, nakalink po kasi yan dito. Kung ano man po yung i-select natin dito, makaka-affect po sa mga options na ibibigay sa atin mamaya dito sa section na ito. Click again to see the drop-down options. We have kinder, kinder to grade 6, and so on. So, isi-select po natin yung ino-offer ng school nyo. So, in our case, kinder to grade 6. So, ayan. Tapos na po natin yung school's data. Next po tayo, step 2, activity 5, encode graders data. So, ito po yung ating graders data section na meron lamang 3 fields about rater, position, and date of review. Kapag kinlik po natin yung cell na katapat ng rater, meron po doon instruction. It is suggested to follow the name format, all caps, last name, first name, middle initial. So, for this example, ako po yung rater, I'm going to type in my name. De La Cruz, comma, Alexis V, period. Yan. Then we have the option, we have their drop-down options. Pag kinlik po ulit natin yung finger pointer, andun po yung mga options natin right from the top, education program supervisor, public schools district supervisor, we have here principal 1 to 4, we have here assistant principal, head teacher 1 to 6, then we have master teacher 1 to 4, officer in charge and teacher in charge. So in my case, I'm going to select master teacher 1.
Next is the date of review. Type in the date of your review with the format year, month, and day. Ito pong cell na to, nag-accept lang po siya ng dates from February 2020 onwards. So, kung ang na-type nyo po ay January, let's say for example, nakalimutan nyo yun, na-type nyo ay 2020 January 30. Kanyari po yun, mag-error po siya. Invalid date. Date must start from February 1, 2020. So, meron naman pong reminder. Pag nangyari po yun, i-retry nyo lang. Yan. Tapos po, burahin natin, mag-encode po tayo nung date of review natin, again, from February 2020 onwards. So, at this point, hindi pa naman po natin yan lalagyan. Kahit hindi muna po natin siya lagyan. Mamaya na lang po natin siya lagyan kapag po magpa-finalize na tayo ng part 1. Pag nalagyan na po natin yung ibang cells, at pag kinlik na po natin yung button na to na finalize. So, mamaya pa po yun. Hindi muna po natin lalagyan yung date of review. At this point, magsisave muna po tayo. Yan, sisave po natin. Click po natin yung save. Para po, after nito, yung mga susunod nating file, naka-encode na po to. Hindi na po tayo paulit-ulit dun sa school's data at sa rater's data. So, yung ginawa po natin kanina, that will serve as our template. Nakasave na po rin yung school data at rater's data natin. So, no need to type and encode it again sa mga susunod pa nating file. Kung meron po tayong 2 or more rates, we will follow step 2, activity 6, which is make copies. Pag dinuplicate po natin yung ginawa nating template, i-rename na lang po natin siya according to the name of our ratee. Kung ilan po yung ating ratee, yun din po ang bilang ng kailangan nating gawing copies or file. Just remember, every time po na i-open natin yung file, enable editing and enable macros po natin siya. On the last activity of step 2, encode rates data. On the left side of your screen, andun po yung rates section. Also, cells under the rater section. Dun po tayo mag-encode. Starting with the name of employee. So, pag kinlik po natin yung cell katapat ng name of employee, following the same name format as the rater, sabi po doon, all caps, last name, first name, middle initial. So, let's say for example, the name of the employee is Reyes, comma, Nestle, Nicole, I, period. Position, we have here drop-down options. From teacher 1 to 3, sped 1 to 5, master teacher 1 to 4, special science teacher 1 to 5. So, isa po sa mga feature nitong IPCRF e-tool, one download lang po siya, pero pwede siya, kung ang ratee ay teacher 1 to 3, pwede rin gamitin kung yung ratee ay master teacher 1 to 4. Nag-iiba po yung itsura nung file or nung Excel. Tingnan po ninyo ha, kung ang position ay master teacher, magiging kulay blue po siya. Kapag naman po ang rating natin at ang kinlik natin ay teacher 1 to 3, kulay green po siya. So, yun po. Next po is employee ID number. Type in your DepEd employee ID number. So, let's say 40, 42, 67. Employment status. Select from the drop-down options. We have the regular permanent, provisional, substitute, or contractual. Magse-select po ako, regular permanent. Age. Hindi po tayo mag-type ng age, but rather, we're going to select from the drop-down options. Naka-bracket po kasi ang age dito. Under 25 years old, 25 to 30, and so on. So, kung saan po siya
pasok na bracket, yun po yung ating iseselect. Let's say, for example, 25 to 30. Next, sex. Male or female? Let's select female. Level thought. Ito po yung sinasabi ko kanina, na yung options nito magbibase sa kung ano yung in-input natin kanina sa curricular classification. So, since kinder to grade 6 lang yung ating curricular classification, ang naging option lang ay kinder and elementary. So, mag-select po ako elementary. Grade level thought, mag-select po ako, for example, grade 3. Subject thought. Kapag grade 3, kadalasan all subjects po. Number of years in teaching. Hindi po tayo magta-type, meron po ulit tong drop-down options. Private and public. So, naka-bracket po ulit to, 0 to 3, 4 to 10, or more than 10 years. So, for example, let's say 4 to 10 years. Highest degree obtained. Bachelor's degree, master's degree, or doctorate degree. So, let's say master's degree, si Ma'am Nestle Nicole Reyes. And the area of specialization. Magse-select din po tayo from the drop-down options. Let's say, for example, mathematics. So, ayan. Tapos na po natin ang RATIS data. Nakompleto na po natin ang step 2. We will now proceed to step 3. Encodes, COT, and IPCRF ratings. Here are the activities involved. Encode COT ratings. Encode QET ratings. And finalize part 1. Ipapakita ko naman po sa inyo ngayon kung paano yung step 3, activity 1, encode COT ratings. Doon po tayo mag-encode sa mga cells sa baba ng ratings section. Mapapansin po natin, yung COT 1, 2, 3, and 4, may pagkakaiba sila. Etong COT 1 lang, yung merong white cell. Yung COT 2, 3, and 4, lahat sila naka-colored pa. Kung proficient tool, kagaya nito, kulay green pa siya. Kung highly proficient tool yung gamit, kulay blue pa yan. So, bakit? Kasi po, ito palang COT 1 ang naka-enable. Ito yung kailangan nating umpisahang gawin. Kapag kinlik po natin yan, meron po ulit drop-down options. Select the subject taught for COT 1. So, pipiliin po natin yung subject na tinuro at inobserve natin. Say, for example, mathematics. Yun. Kapag po kinlik natin at nagkaroon na doon ng subject, saka pa lang din po ma-enable yung rating cells. Itong mga white cells na to, ibig sabihin, pwede na tayong mag-input dyan. Pwede na tayong mag-encode dyan. Unlike dun sa ibang COT columns. So, mag-i-input po ako ng ratings niya for the 7 indicators. Again po, remember, kapag po proficient tool, teacher 1 to 3, rating must be a whole number from 3 to 7. So, pwede po niyang i-accept yung numbers 3 to 7. Kapag po highly proficient ang gamit nyo, pang mastery teacher, hindi po niya i-accept ang 3. Magsisimula po yung rating niya from 4 to 8. Yun po yung difference ng dalawang e-tool. Parang pang teacher 1 to 3 proficient and for master teachers, highly proficient. Magkaiba po yung tinatanggap or ina-accept na rating ng cells. So, magsasample lang po ako ng mga ratings dito. Tignan niyo po. Okay. So, kung nakita nyo po or napansin nyo po, habang nag-i-input po ako ng rating, nag-automatic na po yung equivalent niyang RPMS 5-point scale. Nakatabi niya. Ganun din po yung score at adjectival rating dito sa dulo. So, pagkatapos po nating
i-input yung mga ratings dito sa column ng COT1, ilalagay naman po natin yung date observed, kung kailan po natin in-observe si teacher. Ina-accept lang po nito yung dates beginning June 3, 2019. O yung beginning of school year natin noong 2019. The same format, year, month, day. Sample po, 2019. Ang June po ay 6. For example, in-observe siya June 30. Yan. So, nalagyan na po natin, nakompleto na po natin ang column ng COT1. Scroll down ko po, may makikita po kayo dyang lock COT1 button. Kapag kinlik po natin to, yung magpa-prompt po na dialog box, writer's password. The writer must enter a password, minimum 6 characters with which to lock this file. Para malock po natin yung file ng COT1 o yung column ng COT1, kailangan mag-assign po tayo ng password. Kaya lang po, dapat po tandaan po natin kung ano yung password na in-assign natin dito. Kasi kakailanganin po natin siya mamaya, lalo na po kapag nag-finalize na tayo. Hindi po, pwedeng malimutan yun. Kailangan po tandaan natin yun. Isulat po natin, or basta po kailangan tandaan po natin yung password. So mag-enter po ako ng password ngayon. Kailangan po 6. Confirm password. Uulitin ko lang din po yung in-input kong password. Tapos po, i-click nyo yung button na go. Pagka-click po nun, malalock na po yung COT1. Pag nalock na po ang COT1, saka pa lang po ma-enable yung COT2. Ayan po, kung makikita po ninyo, naging white cell na po siya. Ibig sabihin, pwede na tayong mag-input sa COT2 column. So, ilalagay po ulit natin dyan kung anong subject yung pina-observe naman niya noong quarter 2. Let's say, English naman. O, saka lang din po may enable yung rating cells. Mag-input po ulit ako. Makikita nyo po, may automatic po ulit siyang RPMS 5-point scale. So, ganun lang din po siya kagaya kanina. Meron po ulit itong date observe. Lalagyan lang po natin siya ulit. Let's say, August naman po, 8. Yan. Pag nalagyan na po natin yon, ilalock po ulit natin ang COT2 para po ma-disable siya at ma-enable naman yung COT3 column. Ayan. Kapag po nilock natin, hihingin niya po sa atin yung ating password. Yun po yung nilagay natin kanina. Kaya po kailangan talaga tandaan nyo yun. Then, click the go button. Pag na-go button, makikita po natin, nag-change yung lock sa unlock button. Ibig sabihin po niyan, na-lock na natin ang COT2, COT3 na po ang mag-e-enable. Ayan po, kulay white na siya ulit. Pwede na po tayo ulit mamili dyan kung ano yung COT3 subject naman niya. Saka pa lang po ulit ma-e-enable yung cells. For the COT indicators number 1 to 7. Ayan. Lalagyan po ulit natin siya ng date. Let's say, November naman. Yung date. Ilalock po ulit natin yung COT3. Click the button or the go button para ma-enable naman yung COT4. Kanyari, math ulit. Na-enable na po ulit yung ratings cell. Nalagyan po natin ulit. Nag-automatic po siya. Nakikita po ninyo.
Yung objective number 10, meron na po siya agad nakalagay. Tapos po, sabihin natin 2020 na itong COT4 niya. January 17. Yan. Lock COT4. Lalagay po ulit natin yung password. Click again the go button. Yan. Lock na po natin ang ating COT columns 1 to 4. Proceed naman po tayo sa step 3, activity 2, encode QET ratings. So, katabi lang po halos ng mga COT columns yung sa QET ratings natin. So, as you can see, meron ulit mga colored cells at meron lang tayong white cells kung saan dun tayo mag-i-input. For example, dito sa Q, mag-i-start na to sa objective 8 ng CRA 3. The rating must be a whole number from 1 to 5. So, yun po yung mga ina-accept niyang numbers. Kapag 6, 7, and so on, hindi po siya tatanggapin nung cell. Mag-e-error siya. So, i-inputan ko po ito ngayon ng mga ratings. For example, naka 5 siya dito. 4, 5, 4. And for the E, let's say, for example lang po ito. Ito yung mga nakuha ng teacher. Kung mapapansin nyo rin po, nag-automatic yung average niya, yung score niya, at yung adjectival rating dito sa bandang kanan. And the last one, ayan. So, nakompleto ko na pong i-encode yung kanyang mga ratings. Makikita po natin na automatic, nag-compute na po yung kanyang score and the adjectival rating, 4.435, very satisfactory. So, pag na-complete na po natin i-encode lahat yan, balikan po natin yung date of review. Ayan. Yung sabi ko kanina, kahit hindi muna ninyo lagyan, kahit this time nyo pa lang siya lalagyan, pwede po. So, again, remind ko po na ang ina-accept niya lang date ay February 2020 onwards. So, ayan po. Lagyan natin siya ng date. After po nun, baba tayo, scroll down, lalagyan naman po natin tong approving authority. Following the format, all caps, last name, comma, first name, middle initial ng ating approving authority. Let's say yung name ng ating principal. For example, Palomo Marjorie M. Period. Sa ilalim po nun, there is a drop-down option kung ano po yung position. Let's say, principal 3. Ayan. After po nating malagay nun, pwede na po tayong mag-finalize. Click po natin yung finalize part 1 button. Hihingi na naman po sa atin yung ating password. Then, click the go button. Tapos po, may magpa-prompt na success. Your data has been saved. Ibig sabihin po na i-save na yung mga in-encode natin at complete na dahil nag-iba na po yung kulay niya. Pag nagkulay red na po yung kulay niya na ganyan, ibig sabihin po okay na siya, complete na. Ipakita ko lang po yung magiging itsura ng ating file kapag talagang na-finalize na natin siya completely and successfully. So kung mapapansin niyo po yung background niya naging color red na siya. So, ganyan po yung itsura kapag na-finalize natin. As po yung finalize part 1 button, naging unfinalize part 1 button na po siya. Ipakita ko lang din po yung tabs o yung sheet 1, part 1, proficient. Ayan po, dahil tapos na natin siyang i-encode, nag-automatic na po siya dito sa part 1 proficient na printable. Lahat po nung in-encode natin, nandiyan na po.
yung ratings, overall rating, andyan na po yun, pati po yung mga names ng rater at approving authority. No need na po nating i-type dahil nag-automatic na po siya from the encoding sheet or tab. Ready to print na lang po ito. At this point, the rater transfers the file to the ratee. We have now completed steps 1, 2, and 3. Now, I will discuss the last part, which is all about encoding of parts 2 and 4 by the ratee. Ito naman po yung part na gagawin ng ating mga ratee kapag ibinigay na natin sa kanila yung file. Step 4, Activity 1, finalize Part 2. So, Part 2 is all about the core behavioral competencies. Saan po ito makikita? Ito po yung nasa baba lang nung IPCRF ratings. Scroll down nyo lang po yun. So, the instruction is to tick the box of the competency indicators that you demonstrated during the performance cycle. So, ititick nyo lang po dyan yung mga boxes. From self-management, teamwork, professionalism and ethics, service orientation, and so on. Kapag nayari po siyang malagyan or maitik yung mga applicable sa ratee, ipa-finalize po ito by clicking again the finalize button. Kapag po kinlik yung finalize part 2 button, may magpa-prompt po ulit doon na dialog box na nanghihingi ng password. Hindi po ito yung password ng rater. Password po ito ng ratee. So, yung ratee po ang magsiset ng password para dito sa part 2, core behavioral competencies. So, again, kailangan po tandaan yung password. Kapag po nailagay na yung password, i-click lang po ulit dyan yung go button. Malalaman po natin kung na-finalize ba or hindi kung nagbago yung color ng screen, kagaya po kanina. Kailangan po magkulay red siya. Kapag nagkulay red po siya, ibig sabihin na finalize po ito. Next naman pong gagawin ni Ratee, step 4, activity 2, finalize part 4. So makikita naman po ito doon sa part 4 sheet or tab. Ang gagawin lang po dito ni Ratee, i-encode niya lang po yung kanyang development plan. So, after niya pong mag-encode, kiklik niya lang po yung finalize part 4 button. May magpa-prompt po doon ulit na dialog box, hihingin yung kanyang password. Password po ni Ratee. I-input niya lang po doon yung kanyang password. Then, ikiklik niya po yung go button. Para po malak na yung part 4. So, iyon po yung mga dapat nating gawin para ma-accomplish natin yung IPCRF electronic tool. On this part, the ratee will give back the file to the school head for online submission. At dito po nagtatapos ang aking presentation. Thank you very much.